Hello everyone and welcome back to my channel. So for today's video, tutorial muna tayo about dito sa dry cabinet na nabili ko. Nabili ko siya last month, so ginagamit ko na siya for almost a month na rin. So ang purpose nito is to store my lenses for my DSLR and body as well. And aside from that, binili ko to is gusto ko rin mag-store sana ng mga watches. And unfortunately, hindi siya mag-work kasi ang mangyayari is yung watches kasi is prone siya sa mga parang malamig tapos biglang iinit ulit. So nagkakaroon ng rust yun. Ang mangyayari is masisira lang siya. And hindi siya recommended to store ng mga watches na parang ganito. Pero kung watches mo is ganito, parang smartwatch, pero feeling ko pwede kasi wala naman itong intact na parang bakal-bakal, something like that. So, ayun nga, and other than that, you can store as well yung mga papers nyo, but you may need to change the humidity, so as you can see here. So, yun nga, we'll start na natin. So, first is malakas ba sa kuryente? Actually, hindi siya malakas sa kuryente and sobrang hina niya. And sobrang hina niya lang. Parang hindi mo nga siya nararamdaman kung gumagana. So, technically, wala siyang on and off. So, pag saksak mo, automatic na yan. And then, kung ititest mo or magsiset ka ng temperature, strongly recommended sa mga lens is maglagay ka ng temperature bit 40 to 50 humidity and pipili ka na lang doon kung ano mas gusto mo, kung 40 up to 50. Ako, sinet ko siya as 45 para middle lang. So, para i-set yung temperature niya is double-click mo lang itong set. Yan. Magbiblink siya ng ganyan and then kunin mo yung humidity na gusto mo. And after that, pagka ganyan niya and then change mo lang siya dito up and down, but like I've said, I prefer the 45 and then hit set and then babalik siya sa main screen and makikita nyo to, itong parang water. So kapag nagbi-blink siya dyan, that means gumagana siya. So mag-i-stop lang yung blinking water na yan is kapag na-reach nyo na yung 45 RH na sinet mo. So, kung gusto mo makita kung ano yung sinet mo, i-click mo lang itong drop arrow down. Ayun, papakita niya yung 45 degrees, 45 RH na sinet mo. And then, etong dito sa gilid, napapalitan to ng apparent height kung ayaw mo ng degrees Celsius. So, hold mo lang itong up arrow. Yun, nag-change siya. So, pero preferred ko kasi degrees eh. So, degrees na lang. Yan. And then, eto, meron siyang itong screen display nito. Na-change mo yung screen display nito. So, kung gusto mo na parang dim lang, so, hold mo lang itong arrow down. Yun. Hihina siya. So, ako, preferred ko yung hina lang kasi wala lang. Mas trip ko lang yun. Pero ngayon, iset natin ang brightness niya yung screen. Maliwanag. Lumiwanag na ba? So, ayun nga. Anbon. Ang model nito is digital automatic na siya. And ang model niya is AD3S. Nabili ko siya ng 3,700. Ililink ko na lang yung Shopee link sa description below. Meron siyang susi. So, for safety, yan. Open mo lang yan. Yan. So, dito, meron siyang compartment. Eto. Meron siyang compartment dito na pwede mong... Ayan. Plastic siya. Ayan. Tapos, ito, meron siyang shelves dito. So, pwede mo siyang ilipat. Pero, kailangan mong galawin to. Ito. Tatanggal ba natin? Ito. Kailangan mo lang siyang ilipat para mapunta siya dun sa gusto mong height.
Ayan. Then, meron din siyang sa pin sa baba. Ayan. Ayan. Tapos, close mo lang. And take note, meron na tong ilaw, guys. So, kung papaganayin mo yung ilaw is, pipindutin mo lang tong up arrow. Then, click mo to. Ayan. So, may ilaw siya sa loob. So, very useful kung parang ayaw mo nang hindi mo gustong buksan, gusto mo lang silipin yung mga gadgets mo sa loob. So, restore mo siya, open mo lang yan. So, I strongly recommend na huwag nyo laging binubuksan to, guys. Pero ngayon, bubuksan natin kasi nagtitest tayo eh. So, ayun lang, shoot ko lang to. Yan. Kasi guys, ang mangyari, pag every time na lagi nyo binubuksan yan, yung RH nito, tumataas. So, magtataka kayo bakit hindi niya nare-reach lagi yung RH na sinet nyo. Kasi, lagi nyong binubuksan yung pinto. So, make sure na kapag nag-store kayo, make sure na leave it there and then huwag nyo sa laging bubuksan. And itong water blinking na to, mag-i-stop siya kapag na-reach nyo na yung 45 or whatever settings na sinet mo sa RH. Mag-i-stop yan. So, as long as mataas siya, hindi yan di magbi-blink lang yan, magbi-blink. Minsan, mapapansin nyo, 45, tas bigla magpo-4 to 4 siya. Kung 2% or kung 2 numbers lang yung difference niya, let's say, 47 and then nag-stop yung water, yung water icon, okay lang yun. Pero, usually, bababa talaga siya ng 45, mag-stop siya, together with the motor sa likod. Yung motor niya kasi mahina lang. So, hindi siya gagana nun, and then pang ilang minuto mapapansin mo yung RH niya tumaas na naman, magiging 47, naglalaro lang siya. Every time na na-reach niya yung RH mo, and then yun na siya. Ganun lang siya, guys. So ayun lang, so ginagamit ko na siya for almost a month na rin, so I would say na very satisfied naman ako. And trust me guys, hindi siya malakas sa kuryente kasi nakita ko na yung bills namin ng kuryente, so hindi siya malakas talaga. So, yun lang. So, tinanggal ko yung mga gadgets ko na sa loob eh, so para may pakita ko sa inyo. And, one more thing as well. Kapag linilinis nyo siya, kailangan ko din kasi siya linisin at least once a month. Ang lilinisin nyo lang is dry cloth lang naman and then punas-punasin nyo lang para matanggal yung magkabot. Ayun lang guys. So, kung nakatulong itong video na to sa Anvil Dry Cabinet, so, like and subscribe. So, yun lang, no, guys. Plano nyo mag-store ng mga watches nyo dito, I do not recommend kasi baka masasira lang. Pero, like I've said, kung yung mga watches nyo is mga smartwatch, mga ganyan, okay lang kasi okay lang yun kasi walang mga ngalawang sa loob. So, kung yung mga watches nyo is mamamahalin tapos parang mga may metal, yun, metal pala yung tamang word. So, may metal siya and may salamin. Usually, nagmo-moist yun eh. So, magkukos yun ng kalawang sa loob ng watches nyo. Then, masisira yung mechanism niya. So, ayun, hindi siya recommended na maglagay ng ganun. So, pero highly recommended kung mga lenses ang lalagay mo and mga camera. So, ayun. May mas malaki nito, pero mas preferred ko to kasi yung lens ko pala is isa lang, magiging bibili pa lang ako. Then, meron lang akong naka-store na speedlight, and then body cam, and then lens lang. Yun lang. So, tinitreasure ko kasi kaya binili ko to para mas secure at hindi na ako worry sa mga fungus and haze sa mismong lens and kung ano man. So, ayun lang guys. Kung nakatulong tong video na to, don't forget to like and subscribe and see you on my next video.